Mr. President. Senator Pangilinan, Mr. President would like to be recognized. Thank you, Mr. President. Yes, Senator Pangilinan is recognized. Yes, Mr. President, thank you very much. Thank you, Majority Leader. Mr. President, I share a number of points raised by Senator Villon, our Minority Leader, that the pressing issues of whether you're for or against death penalty and the debates, we should focus or bring that matter to the committee. But there are one particular issue that I'd like to raise. If the good sponsor, good senator, Senator Villon, who delivered this privileged speech, I'm sorry, Senator De La Rosa, if he's willing to yield to a few questions. Yes, Mr. President. All right. Thank you. Proceed. Thank you, Mr. President. Ang tanong natin kay Senator De La Rosa, salamat sa kanyang privileged speech at ipinaabot sa atin ang concern tungkol dito sa death penalty. Naniniwala ba si Senator De La Rosa na ang na hinaharap natin ngayon ay ang isa sa pinakamatindi o pinakamatinding health crisis sa ating bansa mula pa noong World War II at economic crisis kung saan ay milyon-milyon nating mga kababayan ay wala ng trabaho? Naniwala po ako, Mr. President. Yes, oo. Tama po ba na halos 10 milyon nating mga kababayan base sa mga datos ng Department of Labor ang walang trabaho at ang expectation nila ay 1 milyong mga kababayan natin galing sa abroad ay uuwi dahil wala na rin trabaho. Tama po ba yun? Tama po, Mr. President. At naniniwala ho ba ang ating butihing senador na hanggat hindi natin nasusolusyonan at mabawasan itong pagkalat ng COVID, hindi natin mababangon ang ating ekonomiya at mananatiling laganap ang gutom at laganap din ang kahirapan? At tama po, Mr. Trabaho. President. Maaari bang ipaliwanag ni Senator De La Rosa kung paano makakatulong ang reimposition ng death penalty sa pinakamatinding problema ng kawalan ng hanap buhay at trabaho at pinakamatinding problema ng pagkalat ng COVID sa ngayon? Well, Mr. President, ang tayo nga, totoo, tayo may kinakaharap ngayon na pandemic ng COVID-19. But alam mo, itong aking issue na nire-raise ngayon, this is also considered as a global pandemic, itong drug problem. So, hindi naman siguro ibig sabihin na porque tayo may kinakaharap na global pandemic na COVID-19, ihinto na lang tayo sa paggawa ng ibang batas para sa ibang mga issues na kinakaharap ng ating lipunan. At doon na lang tayo mag-concentrate. In fact, Mr. President, your proposition, we had just voted yesterday after the third reading yung ating bayanihan to. Kung gusto mo talaga na matulungan yung ating mga kababayan para makabangon dito sa pandemiyang ating kinakaharap, sana tayo lahat ay bumuto doon sa bayanihan to na yun. Dahil yun talaga ang purpose ng bayanihan to na yun, para makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas. Sana tayo lahat ay bumuto para doon sa batas na yun. Yun lang po, Mr. President, ang aking sagot. Yes, pinaliwanag naman natin kahapon kung bakit ang dahilan ng ating pagboto, ang naging dahilan ng boto natin kahapon. So palagay ko on record na yun. So naniniwala ang butihing senador na sa gitna ng pandemya at milyon-milyon ang walang trabaho at ginugutom, na dapat pa rin top priority ng administrasyon na ibalik ang death penalty. Tama po yun? Mr. President, when you say about prioritization, well, ibang gago na sasagot na mas priority natin itong death penalty kumpara dyan sa COVID-19. Number one priority pa rin natin ang COVID-19. But Mr. President, with all due respect, itong ating Senado naman ay pwede mag-multitasking. Hindi naman ibig sabihin na stop tayo sa ibang gagawin. Focus tayo sa COVID-19. Iyon na nga, gumawa na natin ng batas. Bayanihan 1, bayanihan 2. And what more can we ask from the Senate? Ginagawa na natin yon. Pero
It doesn't stop us from performing our mandate na gumawa ng batas pertaining to other pressing issues. So hindi po, sorry to disagree with you, good gentleman from Pampanga, na hindi po ako sang-ayon na hinto na lang tayo. Hinto ang pag-ikot ng Senado dahil sa COVID-19. Multitasking po tayo, pwede po tayo gumawa. Pero still, when you talk about priority, number one priority pa rin natin ang COVID-19. Kung sa akin, baka second na lang itong healthy bill na ito. Pero still, it does not preclude us from tackling these bills. Yun lang po sa akin. Salamat at kinikilala niya na number one priority talaga natin ngayon itong COVID. At tama naman po yun. At ako'y sang-ayon sa kanyang naging punto. Nabanggit kanina ng ating butihing senador na tuloy-tuloy pa rin ang laganap o pagkalat ng droga sa ating bansa. Tama po ba yun? Kaya dapat ibalik ang death penalty? Yes, as a matter of fact, nakita nyo, during this pandemic, billion na halaga ng shabu ang nanghuli ng ating kapulisan. So, tuloy-tuloy pa rin ang drug trafficking kahit mayroong pandemic. So kung wala sa problema sa drug trafficking, I will not author this bill, Mr. President, to tell you frankly, because ako rin ay ayaw rin ng kamatayan. Gusto ko buhay tayong lahat, walang mamamatay. Pero kung kinakailangan na magiging anti-bad life tayo in order to become a true good life, then I have to do this stand. I have to make this stand, Mr. President. So kung tama ang obserbasyon na tuloy-tuloy pa rin ang laganap at pagkalat ng droga, masasabi ba natin na ineffective ang plantokhang 4 na taon na? Well, Mr. President, yung sinasabi mong ineffective na yan ay very subjective. Very subjective po. Kasi kung ako naman, I will not yield to your opinion na ineffective. Sabihin ko talaga, very effective. Saan ka ba nakakita ng programa ng gobyerno na nakakamit ng 1.3 million na surrenderers sa drug users at drug users? Dito lang sa Uplantokhang. Saan ka nakakita ng 30,000 na mga drug offenders na aristo? Dahil ito sa Uplantokhang, saan ka nakakita ng pagbaba ng crime rate by 49%, almost 50% dahil sa Uplantokhang? So, masasabi ko po na very effective ang Uplantokhang. Pero, kaya nga patuloy pa rin pumapasok ang drugs sa ating bansa dahil itong business na ito ay very lucrative. Very lucrative, masyadong mataas ang return of investment ditong drug business na ito. Kaya itong mga drug lord ay hindi talaga hinto sa kanilang negosyo hanggat hindi maibalik ang death penalty. Dahil nga kahit nasa loob na sila ng bilibid, nakakulong na sila, patuloy pa rin ang kanilang negosyo sa droga. Dahil buhay man sila, wala mang problema. So kung yung mga drug lord na yan nasa loob ng bilibid, kung yan ay pinagbibitay na natin noon pa, matagal na sanang nawala itong ating problema sa droga. Sino magpapapasok dito ng droga? Sila. Alam po ninyo ang sitwasyon sa bilibid? Ito mga Chinese drug lord, sila ang in charge sa supply coming from abroad, coming from China. At pagpasok dito, sila rin ang in charge kung sinong pagkatiwalaan nila ng mga local drug lord na nakakulong sa loob na bilibid ang mag-in-charge sa distribution. So ganoon po ang kalakaran, Mr. President. Hindi ganoon kadali na sabihin natin ineffective ang Uplantokhang. Otherwise, wala nag-surrender na 1.3 million kung ineffective ang Uplantokhang. Very effective po. Kaya lang, naging ineffective yung ating total campaign dahil wala tayong batas na death penalty. Kung meron tayong death penalty, sabi nga sa akin ng drug lord dyan sa bilibid, "Sir, ibalik na yung death penalty. Mawawala itong problema natin. Kung hindi man totally mawawala, bababa ang problema ng droga sa inyong bansa. Dahil nga kami mga inchik, kami mga Chinese na drug lord, ang pinakamalaki sa ng market namin sa droga ay yung China. Pero hindi kami pwede magdegosyo ng droga sa China. Patay kami kagad doon.
Bitay kami. Pero sa Pilipinas, wala. Enjoying kami. Kahit nakakulong sa Bilibid, tuloy ang ligaya. Tuloy ang negosyo dahil hindi nyo kami binibitay. Bitayin nyo kami. O sino pa magpapatuloy sa drug business namin? Wala na. Are you saying, Senator De La Rosa, are you saying that the manufacturers and the drug lords, bakit ayaw nilang mag-cooperate sa Singapore, sa Malaysia, sa Indonesia, sa China? Ba't ayaw nila doon? Ba't gusto nila rin sa Pilipinas? The wrong death penalty doon sa mga bansa na tinutukoy mo, Mr. President, at napaka-stricto po yung batas na sa death penalty doon. Patay kaagad, mabilis ang execution doon. Kaya ayaw nila magnegosyo doon. Gusto nila dito sa Pilipinas. Then enjoying sila. Wala tayong death penalty. Pero kung sampulan natin yan, kumuha tayo dyan convicted na drug lord. Execute natin in public. Ipakita natin sa taong bayan na ito mangyayari sa inyo pag kayo sige maghakot ng droga dito sa Pilipinas. Tingnan natin kung hindi matakot yung mga drug lord na yan. But you can only do that if to his drug trafficking, high-level drug trafficking in the National Bilibid Prisons. Otherwise, you cannot meet him the death penalty if because of his previous crime. Yeah. We agree, Mr. President, that the law is never retroactive. We cannot. It can never be retroactive. So hopefully, mahuli natin sila in the future. After the death penalty will be reimposed. All right, Senator Pangilinan, please. Yes, thank you. Thank you, Mr. Senate President. Ang sa akin, we beg to disagree na kahit na million ang nakulong o nag-surrender, pero laganap pa rin ang droga, ibig sabihin successful. Hindi ko nakikita yung logic na ang dami nating inaresto, libo-libo ang namatay, pero laganap pa rin ang droga. So, I beg to disagree na dapat successful dahil lagana pa rin ng droga pero million ang ating nag-surrender. Hindi ko nakikita anyway, I beg to disagree. Nabanggit din po na dapat yung mga drug lord. Kung naalala nyo yung billion-billion na pinalusot sa Bureau of Customs noong 2017 at 2018, meron bang mga drug lord na nakasuhan doon? Wala, Mr. President, dahil ang drug lord nandun sa China. Yeah, kaya nga siguro... Jurisdiction over China. Ibig sabihin, yung malalaki, walang nakulong, walang nasampahan. Although, may mga testigo na hiniring pa nga natin sa Senado, si Mr. Taguba, nabanggit yung Mr. Khan, nabanggit yung iba-ibang mga pangalan, pero hindi ata walang nasampahan drug syndicate o drug lord. Nabanggit naman na nasagot naman po yun, ano? So ang tanong ko po, so in other words, habang yung maliliit ay kinukulong o kaya ay pinagsusurrender, yung malalaki hindi talaga nahahabol. Kaya siguro lagana pa rin ang dahil yung malalaki wala namang pinaparusahan. You are wrong with that, Mr. President. I completely disagree with you. Marami pong malalaking drug lord na nakasuhan. Kung hindi foreigner, may records tayo dyan kung ilan yung mga Chinese drug lord na nakasuhan natin. Yung iba nga, napatay. At may mga politiko pa na malalaki, mga mayor, mga nasangkot sa droga, ay nakasuhan o kaya nahuli. So, I disagree with you na siguro ang nakikita mo lang, yung araw-araw nakikita dyan sa news, it is expected, Mr. President. Dahil kung hindi ka, kung alam mo lang sana ang structure ng drug syndicate, it is a pyramidal structure. Yung pyramid na yan, at the tip of the pyramid, kukunting drug lord na andon. At the base of the pyramid, ito yung mga mahihirap na mga pusher. So, if you wage a war against drugs, you cannot be selective. Hindi mo pwede sabihin na hindi natin pwedeng tirahin muna ito. Mahirap, unahin natin yung mayaman. Street hindi po, siya. You cannot be selected. So, ratsada yan lahat. So, it only shows na mas kukunti yung drug lord sa taas, kukunti ang nahuli. Mas marami yung drug pusher sa baba, mas maraming nahuli ito sa baba. So, yun po ang struktura ng ating drug syndicate, Mr. President.
Kaya ganun po ang nangyayari. Pero when you say walang drug lord na nahuli, ay, tingnan mo yung, punta ka sa Building 14, sa Bilibid. Kung ilan yung mga... May I clarify? Yung ilang lord na hindi is in reference to yung dalawang pinalusot na Tonet Meladang Cebu sa Bureau of Customs. Yung dalawang kaso na yon na bilyon ng na-trace, walang sinampahang kaso sa drug lord dun sa dalawang kaso na yon. Nga yung custom commissioner na nasangkot yung dalawa, hindi nga pinasuhan eh, na-promote pa nga, nabigyan pa ng dagdag na trabaho. But anyway, my last question, Mr. President, is kanina po na banggit ni Senator De La Rosa na nakausap niya yung convicted drug lord at sinabi ng convicted drug lord tuloy-tuloy ang trade dahil daw sa face-to-face ang kanilang meeting nung mga drug lord na convicted at mga kamag-anak nito, asawa at mga anak. Nung siya po ba Bucor head at naalaman niya ito, hindi ba niya pinaimbestiga ito at sinampahan o kaya kumuha ng impormasyon para sampahan ang drug trafficking yung mga anak at asawa na inamin na nakikipag-usap at nagpaplano ng drug trafficking? Ano ho ang ginawa po ng ating butihing senador nung nalaman niya na face-to-face na pala ang pagpaplano sa habang nagpupulong kita sa Bucor? Yeah, ang ginawa ko po, Mr. President, ako'y naghanap ng mga asset na mga Chinese na pwedeng makinig doon sa usapan nila. Although, hindi dapat sila pakinggan dahil private matter nila yan, pero since nagdududa tayo, minumonitor natin yung usapan nila at mga Chinese itong kailang usapan, so medyo hirap yung ating mga gwardiya na magmonitor, pero naghanap tayo ng tulong na mayroong makapag-interpret sa Chinese na usapan nila. That is why nga mayroong nahuhuli at mayroong na natutumbok natin na dyan galing sa loob yung ang nagkukontrol, yung cartel sa loob na nagkukontrol sa drug transaction sa labas ng Bilibid. So kaya po natin nalaman yan. At huwag po kayo magduda, Mr. President. I bet my whole life dito sa laban ko sa droga na ito. Never na never akong magpabaya sa aking trabaho kung ito'y nalaman ko. At hindi ko pwede sabihin sa iyo lahat kung anong ginawa ko nung nalaman ko. Hanggang doon na lang po ako, Mr. President. You refuse to incriminate yourself, ha? I refuse to incriminate myself, Mr. President. Well, kami nagpapasalamat sa kanyang honesty. Ako naman eh, concern ko lang doon, and a crime was being committed in the Bucor, conspiracy to commit drug trafficking, and therefore dapat talagang sampahan ng kaso yung mga yan at imbestigahan para talagang diretso ang ating effort dito sa illegal na droga. I have no further questions, Mr. President. I'd like to thank the good sponsor sa kanyang pagsasagot sa ating mga katanungan. Maraming salamat kay Senator De La Rosa at salamat din Majority Leader. Thank you, Mr. Senator. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, just for the record,